Paano labanan ng anxiety? Ano siya ba? What's up, Neymar? Pag tungtong natin sa video first, sige na magtagpansin. Hanap ka ng pagkakabalahan mo. Kita mo na yung kuwan na ka ng kuwan. Gawin mo yung mga magpapasaya sa'yo. Don't dwell on the things that will make you stress or that will lead you to anxiety. Na maging malungkot ka. Pero kung given na anxiety na ka or ano ka, find someone you can talk to. Ako, di ba sabi ko nga sa inyo, dito ko. Kaysa magmukmuk ako. Sabi ko nga sa inyo, kung mura-mura lang yung December, bago mag-January 1, nandito na talaga ako, Dai. Ako naman. Ingit-ingit si Ma'am siya yung ano namin, God and Goddesses. Ako naman, feeling ko, hindi ko naman kasi alam ano yung anxiety. I mean, hindi ko alam kung ina-attack na ako. Di ba sabi ko nga sa'yo, napaka-strong kasi ng personality mo. Pero na normal, maraming pangko. Ang tigas mo, ang tapang mo, maybe dahil noon hindi naman uso issue yung anxiety noon, di ba? Ng mga kabataan natin na sa dami na ako napagdaanan mong pagsubok, parang sisiyo na sa'yo ngayon. Stella, Maribor, sabi ko nga wala na ibang magpapalungkot siguro sa akin. Salamat ka, ate. Sa totoo lang, after mawala na, mawala na. Ganun din nangyari sa akin. Yan na yun eh. Yun na yung pinakamalungkot sa akin eh. Kasi susunod dito, ako na mawawala eh. Malulungkot pa sila. Bawas. Diba? I mean, diba ako simula nung nawala si Papa, naging practical lang yung buhay ko. Diba? Na, mas naging ano ka, parang Maria. Parang mo, yun na yung pinaka-painful. Yung, huwag naman si Mama, diba? Oo. Or mahal na buhay. Hindi naman pero, sinasabi. So far lang. Sa akin kasi, yung pinaka biggest fear ko talaga is death talaga. If someone died na malapit sa'yo. Oo, or family ko. Yun talaga. Hindi nung nangyari kay Papa, parang sabi ko, lahat talaga darating tayo doon, it's a matter of acceptance lang talaga. Kasi lini lang. So yun, parang naging ano na sa akin, pag may nawalan ako ng 1,000, 2,000, kahit million pa yan, parang okay. Kaya nga magtatato ako ng everything happens for a reason eh. Mm-hmm. May rason ng lahat ng bagay, you just need to find kung bakit ang nung dahilan at then find the solution. Tsaka kung paano mo siya tatanggapin. Mm. Tsaka sabi nga ni na interview ni Tony Gonzaga kay Maxine Magalona. Ah, i-embrace mo yung pain. Panood ko. Yan yung sinasabi ko, kaya mas gusto kong mag-isa. Hayaan niyo muna ako. Hindi dahil gusto kong mag-emote. Galitin ako, pag bad trip ako, galit ako. Hayaan niyo ako. Sa kwarto lang ako kasi mawala din yan eh. Embrace mo yung pain, huwag mong iwasan kasi hangga't iniiwasan mo, hangga't hindi mo siya nararamdaman. Hindi mo nararamdaman, hindi mo inaccept sarili mo na nasaktan ka. Hindi mo rin siya alam paano i-let go. Yun yung sinasabi ko. Kaya lahat sila doon, kahit kapatid ko, gusto pumunta ng New Year Pasko sa bahay, wag na, hayaan nyo muna ako. Kasi gusto kong masanay. Gusto kong maramdaman. Hindi dahil gusto kong mag-emote. Hindi. Kasi gusto kong maintindihan ng sarili ko. Malabugas gusto kong matanggap, maigi na. Wala na talaga yung nanay ko dito. Natanging picture na lang yun nandyan. Tama nun. Pero, yung ganun yun, yung ganun gusto din, ko. Also on your mind na may limitation lahat. And may yes. Isang di ba? Pero kailangan ko kasi siya pagdaanan. Kasi after ni Mama, nawala, ilang ano, nandito na ako eh. Kumbaga hindi ko naman sinabing iniwasan ko. Napansin niyo naman, bigla na lang akong iiyak, bigla na lang ako. But that was your way. Yun yun eh. Kaya kasi kailangan ko maramdaman. That's your coping mechanism. Yun eh. Kaya sabi ko, kung nandun ako. Pero alam mo, sa feeling ko ha, correct me if I'm wrong sa lahat ng mga depressed dyan. People who are depressed doesn't know that they're depressed. No? Don't know that they're depressed. Hindi sila aware talaga. Hindi sila conscious na depressed sila. Kaya di ba yung iba, di ba, nalilid to, namatay nila, nagpakamatay nila. Kasi kung alam nila, nagpagamot sana sila. Yes. Kung alam nila, dahil na-consult na sa sarili nila, ay, depressed ako, I need to find someone na who can talk to para ano. Hindi nila alam na depressed sila eh. Feeling ko talaga, hindi nila talaga alam na depressed sila. Hindi mo malalaman, unless... Unless ang tao magsabi sa'yo or ipag-check up ka or napansin nila na iba na yung ugali mo. Kasi nandun ka na sa point na parang hopeless ka or... Hindi eh, pero kasi pinipilit mong labanan. Yung parang hindi mo tatanggapin na ito na yung sitwasyon mo, ito yung nangyayari. Wala. Mas lalo ka malulubog. Kaya ang hirap kung gano'n na depressed pala. Mm-mm. Kasi ako ha, stress siguro pwede. Pero kung ako depressed, kung alam kong depressed ito, alam ko na ang depression is mamamatay ka talaga o magpapakamatay ka. It will lead you to death talaga. Maghanap ka talaga ng doktor or gamot na paraan. So, kasi aware ka. So, ibig sabihin ka, yung mga depressed talaga na grabe, hindi talaga nila alam na ganun na kagrabe sila ka-deflat na. Especially yung mga ano. Parang sa baliw ba? Yung mga sikat. Mm-hmm. Yung mga sikat na biglang parang, okay ka naman. Mukha namang okay ka. Oo. Mukhang okay. Kasi iba yung pinapakita mo. Iba yung... Kasi may mga ganun tao naman talaga, hindi sila yung mas gusto na lang kinikimin. Kaya hindi ko talaga ano na ano kaya yung depression, no? Kasi kasi kung alam natin ang salitang depression, kung alam ng tao na depressed siya, bakit di siya magpagamot, diba?
Ibig sabihin, hindi kasi sila aware. Parang sa baliw ba? Parang sa baliw lang din yan eh. Hindi nila alam na baliw sila, hindi nila lang ginagawan lang. Kasi feeling lang normal lang din sila eh. Pero people surround them, parang... Ayun ang tingin. Ayun ang tingin sa kanila. So hindi talaga nila alam. Kasi kung alam mong baliw ka, papagamot ka, di ba? Hindi talaga lang. Kagaya din sa depression, more on emotional lang talaga ang depression. Hindi na nila alam ang ginagawa nila, that will lead them to death. Kasi kung ako depressed ako, hindi... Uy, gamitin niyo ako. Bigay, depressed talaga. Hindi man siya sakit na cancer ba na, uy, alam ko may cancer ako, gamutin. Alam mo ang way, alam mo ang pwedeng solusyon. Kasi ano yun, actually, mahirap malaman. Mahirap talaga malaman. The anxiety, ano. Kaya, importante talaga na may mga tao talaga sa paligid mo. Kasi, yeah, hindi mo masalagang, tsaka feeling ko yung mga taong depressed or may anxiety, hindi nila kayang tanggapin sa sarili nila sila, ganun sila. Bawat na ako ikuan. Siguro hindi nila aware o hindi nila natanggap. Baka hindi nila... May iba na aware, but they can't accept. Ganun, hindi nila tanggap. Pilit na nalaban, hindi, okay lang ako. Ganun. They just saka wanted wala to show people around them na they are okay. That is especially yung mga taong napaka... Just like you. Sabi ako, mo nga, hindi ako mo alam. Kasi nga, ang tapang ng personality mo. Ano kay? Ang tawag mo siya? Strong yung personality mo. Siguro ako stress siguro. Grabe ako ma-stress. Oo, pero alam kong labanan. Ayun nga, like parang... Sa lahat ng bagay. Siguro nagkaka-anxiety ako, nagkaka-anxiety sa kapirin depression. Sana may makapansin kung if ever man. Kung meron. Kasi makikita niya naman bakit kasi... For sure. Naman, di ba? Mga changes. Maano naman yan eh. No. Siguro kagaya ito, stress eating. Ang lakas ng kumain ngayon, hindi naman ako masyadong stress. Pero ang sarap kumain, yung ganun. Ayun, stress eating din yung video. Lahat nga ginawa ko, uminom lang ako kayo. Sabi mo kanina, minado ka, stress ka. I mean, ano, parang may stress, pero yung stress eating, hindi ko alam. Na-instead na problemahin mo siya. Depression has no face. Wala talagang... Hindi mo talaga malalaman. Na malalaman mo lang, napansin na pangamatay, depression daw. Kasi nga, wala, hindi siya nag-share. Hindi kasi natin alam, hindi nila alam na na-depression tao. Kagaya ng mga artista nga, di ba, yung mga kakita natin K-pop, ang saya nila, ganito, hindi nila alam, behind that camera, depressed pala yung taong yun. Pero pilit lang nilang pinapakita na ganito, ganito. Okay sila. Yun lang. No? Kasi ako, malakas naman lang talaga kumain, pero hindi ako gaya nun dati. Malakas, ako ko. Kung hindi na ako magalaw, ako ang taba ko siguro. Di ba nga, grabe ako bumilaw. Saka hindi ako natutulog ng araw. Ganun ba yung ano? Kasi yung iba naman, hindi naman makakain. Hindi makakain, tulala, yung nakahiga lang. Yung parang hindi alam kung saan magsisimula, hindi alam kung ano yung gagawin. Ah, diba? Si Ate Sirin just depressed pala. Yeah, because alone. No, even kuno pag sa hindi. I was depressed. I understand others and so we said kasi ang hirap, mas in mahirap. So the point na gusto ko na magpakamatay kasi feeling kasi nila death lang maka-end sa paghihirap. Huwag naman sa... Uy, totoo yung sinabi ng pare. Hindi naman daw, Willo. Nung misa nung pas New Year, tayong mga buhay, habang buhay ka, may problema ka. At habang may buhay, may pag-asa. Ang tanging walang mga problema lang ngayon ay yung mga patay na. Sila ang mga wala ng problema. Pero tayo, may... Sabi ko, ang galing ni Lord, no? Ang galing ni... Hindi ako nagsimba ng Pasko, eh. Wala akong plano magsimba ng New Year. Gusto ko lang talaga sa bahay. Yung matmin mo. Gusto ko lang... umiyak lang ako ulit. Nagmimisa, umiyak ako ulit. Kasi naalala ko na naman si Mama na... Oo nga, no? At least, ngayon kung hindi ko na siya kasama. Hindi ko na siya kasama, pero wala na siyang sakit. Wala na siyang problema. Hindi na siya, di ba? Hindi na siya mag-aalala, hindi na siya masyadong mag-worry. Kasi wala na siya dito, eh. So, kami tayo mga boy. So tayo yung nag-worry na. Tayo na yun nandito, di ba? So, sabi ko nga nun, so kung si Mama, okay na siya rin. Dapat ako, okay na rin ako. Dapat maging okay na ako. Tanggapin ko na. Tanggap ko naman na kumaga hindi mo yung matatanggap basta-basta. At hindi kailanman magiging okay na wala na si Mama. No. It's a due process yan. Tsaka ano na natin yun? Hindi nawawala. Hindi mawawala. You get used to it. Oo, makakasanayan. Makakasanayan mo na lang. Makakasanayan na lang. Kung tatanggapin ka, hindi makatanggap-tanggap na wala akong tatay, hindi katanggap na wala akong nanay. Tatanayan mo na ang sarili mong wala na siya. Kaya ako pag may nangyari, wala ka po, ganun talaga yan. Ito ang mga simple sign ng depression. Lumalayo sa mga tao, mas gusto magsasolo. Walang gana gawin mga dating ginagawa. Biglang-biglang umiiyak. Hindi na naisip ko anong itsura niya. That's ano. Napapabayaan. Ako naman. Yeah. Hindi, pero meron pa rin mga...
Pero meron ba rin mga mga taong depressed na pag nakita mo, okay siya eh. Ang saya pa nga na, di ba, nakainuman mo pa nga, kakantahan mo pa, hala, diba? Mamayang gabi, nag-ano na siya, nagbigti na. May mga ganun talaga. Hindi na, yun nga, totoo, wala talaga mukha ang depression. Hindi mo masasabi kung kailan siya depression. Yan, yung gusto ng ano, lagi mapag-isa. Ako naman gusto, lagi mapag-isa kasi ganun naman talaga ako dati. Hindi lang talaga na may side up, ganun talaga. Tayo na ako din, nanak. I'm a loner. May moment. Gusto ko mag-alone. Me time, ganun. Kung ako mag-me time talaga. Yung solo lang talaga ako. Kasi pag ako lang mag-isa, hanapin ito lang cellphone. Ang lagi ko naiisip talaga. Ang laki ng gusto ko, Lord. Ang laki ng pangarap ko, Lord. Kailangan gumawa ng ganito. Naghanap ko lagi ng solusyon. Ganito, ganyan. Kaya hindi siguro ako na... Tsaka ano? Huwag masyadong bigatan. Tama lang. Parang feeling ko kasi ako yung napipressure sa'yo. Ako yung parang kailangan ko ng ganito. Ikaw ba? Kaya ka nai-stress. Stress ngayon sa akin. Pero yung depressed. Hindi pa naman. Huwag naman talaga, Lord.